Welcome back sa aking YouTube channel. This is Jandal again. Kamusta po tayo? And lagi na lang umuulan. So, ngayon na ulit tayo nakapag-vlog. And for today's video, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-sew ng or mag-separate ng mga seeds natin ng ating melo cactus. So, tuturo ko sa inyo step by step yung tamang procedure para hindi masira ang ating mga buto. So, ipapakita ko. Ayan yung seeds. Ayan, akong napapansin nyo. Ang kailangan lang natin is dapat may alcohol tayo. Mag-sanitize muna ng kamay. And tissue paper. So, dito natin ipipiga yung mga buto ng melo cactus. So, ang gagawin nyo lang is, kung napapansin nyo, yung buto ng melo cactus ay may tubig. So, ang gagawin nyo lang, ipipress nyo. Ipipress nyo lang siya dito. Ganyan lamang po. Patutuyuin lang natin to ng at least mga 3 to 4 days and yun na siya. So medyo madami-dami din. So hopefully mabuhay natin lahat to. Ayan. And meron ako ditong na air dry. Ayan. Titsura niya pag natapos. Ayan. So ito pwede na to nating itanim. Pero sa ngayon wala pa kasi akong pamis na available and may kokopit ako, wala lang akong ibang materials. So gawa na lang natin na next video kung paano siya itatanim. And yung last time na ginawa kong ganito, yung tinanim na seeds, i-update ko lang kayo. So ayan. Tinanim ko to August 23, August. So 1 month. 1 month na siya. And kung nakikita nyo, pwede na natin itong i-open naman. Ayan. Malalaki na siya.
So nasa, I think nasa mga 50 to 60 na ano ito, seeds, pieces, o mga 100. Ayan, sobrang dami niya. And yung ganitong process is napakatagal niya. As in, kailangan mo talaga ng patience sa pag-aantay, or talagang mag-aantay ka kasi nga hindi naman siya din ganun kadaling ano, tumubo. And hindi lahat ng tinanim mo is successful. So nangyari din sa akin yung isang binili ko, mga variegated na gymno. Ang nangyari, hindi siya successful. So pink tayo. So meron akong isa pa dito. Pa nakikita, may nakikita na ako yung litsyag tumubo, pero ayoko muna siyang buksan. Ayan. So update ko kayo dito. So yun lamang po yung simpleng paraan lang yun ng pagsuso ng ating mga cactus seeds, and kahit sino pwede namang gawin ito. So tiyaga lang talaga sa pagpipiga, lalo sa mga seeds ng melocactus, kasi nga ganito siya, para siyang gamot. Ayan. So ipipress mo lang naman yan at mabilis na naman siyang gawin. So yun lamang po guys, and sa mga hindi pa po napag-subscribe ng aking YouTube channel, please do subscribe po ng aking YouTube channel, Jandel Cafe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. And give a thumbs up po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na po, like, and share. So that's it for today guys.